Tayo na sa Antipolo at doon, mag-alay-lakad tayo. Ang tradisyon kasing yan, sa kauna-unahang International Shrine sa bansa na Antipolo Cathedral, muling nagbabalik. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Ian Cruz. Ian! Marisa, mga sandaling ito, talagang marami ng tao dito sa Antipolo Cathedral ngayong Huwebes Santo. At Marisa, pagtataya nga ng mga otoridad ay tinatayang nasa 6 na milyong deboto ang pupunta rito hanggang bukas ng umaga dahil nga sa pagbabalik ng alay-lakad sa Semana Santa. Isa sa talaga namang dinarayo tuwing Semana Santa, ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o mas kilala bilang Antipolo Cathedral na ngayon ay kauna-unahan na ring international shrine sa bansa. Kaya naman taon-taon, hindi pwedeng palagpasin ang pagpunta rito ng pamilya ni Lola Alicia na mula pa sa Los Baños, Laguna. Nakagawian na namin mag-anak, kasama yung mga anak ko, apo. Iba ang feeling pag kami nakakarating dito. Habang paggabi, mas dumarami pa ang mga deboto dahil sa muling pagbabalik ng alay-lakad papunta sa katedral. Bago matigil ang tradisyon dahil sa pandemya, noong 2019, tinatayang 4.2 million ang nag-alay-lakad na deboto dito sa Antipolo mula sa iba't ibang lugar. Talagang isa puso po natin na ito ay pananalangin, pagsasakripisyo at pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pangalawa, paalala ko rin po sa inyong lahat na ingatan natin ang ating mga sarili. Ingatan natin ang ating mga daladalahan para hindi po tayo mabiktima ng mga kuminsan ng sasamantala dahil sa dami ng tao. Ngayong Huwebes Santo, dagsa rin ang mga tao sa hinulugang taktak. Marami ang nagpapakuha ng larawan sa tanyag na falls na ito sa Antipolo City. May pool din dito pero by schedule ang ligo para hindi maging siksikan. At syempre, di mawawala ang kainan. Ay, kami pamasyal dito para amin makarating dito. Nagsimba pa kami sa Antipolo. Gusto namin kasi nature para iba-iba naman, di ba? Libre ang pamamasyal dito sa hinulugang taktak, lalo na yung mga outdoor area nila gaya nitong spider web. Kaya naman enjoy na enjoy dito ang mga kabataan. Pero ang paalala ng pamahalang lungsod ng Antipolo, sana panatilihin ang kalinisan dahil isang protected area ang lugar na ito. Bukod sa spider web, pinipilahan din ang iba pang outdoor attraction. Marisa, dami nga ng mga deboto na papanik ngayon dito sa Antipolo ay nakahanda raw hindi lang yung simbahan kundi maging yung kapulisan, yung mga bumbero at yung lokal na pamahalaan para nga matiyak ang kayusan. Isang mapagpalang Huwebes Santo sa iyo, Maris. Mapagpalang Huwebes Santo rin sa iyo at maraming salamat, Ian Cruz.